At ngayon nagbabalik na naman tayo sa panibagong durability test at itong rock rider naman ang sisirain natin. What is up guys, Joseph Belier at nagbabalik na naman tayo sa panibagong video kung saan magsisira na naman tayo ng isang gamit. At ngayon itong helmet, so medyo natagalan din, I think 2 weeks kung kailan tayo yung huling shoot natin ng helmet kasi nga naggumawa tayo ng coverage ng BRC sa Batangas. So if you guys haven't watched it, well, panood din yun, nandun naman sa playlist natin yan. So ngayon nasisirain nating helmet ngayon, it's itong Rock Rider. Itong helmet to is around 1,700 pesos. If hindi ako nagkakamali. This is for mountain bike kasi may mga nagre-request sa mountain bike daw ang gawin natin. And then bumili rin tayo ng panibagong buko kasi bulok na, tuyo na yung luma nating buko. So ito guys, ito yung pinakaunang buong ginamit natin. Kaya kumuha tayo ng panibago. So tulad ng mga dati nating test, ang gagawin natin guys, ibabagsak natin yung helmet mula sa knee height, waist height, shoulder height, and head height. And then kayo mag-decide if you guys can trust this helmet. So, simulan na natin to. So, simulan na natin to guys. So, starting with knee height, dadrop natin sa... Siguro drop din natin to yung paano, pag ganun, kasi meron siyang ganito. So, simulan muna natin sa knee height. So, 1, 2, 3. Boink! Kung titignan itong helmet na ito guys, yung sa loob niya, well mamaya papakita ko naman sa inyo guys yung loob pagdating natin o pagbalik natin sa studio. Pero so far, gawa natin ng visual check. Yung bagsak naman niya, hindi kasing pangit ng mga ibang helmet na binagsak namin. Kasi meron kaming helmet na binabagsak, parang unang bagsak pa lang doon sa knee height, parang tapos na agad ang buhay mo eh. So proceeding to the waist height, so 1, 2, and 3. So 1,700 pesos to guys, mukhang ayos-ayos naman. Medyo may dent lang siya dito. Ay, mukhang makikita. So may dent siya, pero yung foam niya is still okay. Wala namang problema. Scratches and slight dents. Pero walang major na sira. So ngayon, let's proceed to the shoulder height. So di ba may mga nagsasabi daw na yung mga helmet daw, pag binagsak mo daw talaga sa tuhod or sa waist height, mababasag na. Ba't ito hindi pa basag, di ba? O di ba? O di mali na naman kayo, di galit na naman kayo sa akin. So simulan natin dito sa shoulder height. So 1, 2, 3. Ano yung jura? Parang buo pa rin, oh. So in case, after that shoulder height, the helmet is still intact, still in one piece, crack sa loob, wala naman. So let's proceed to the next test, which is yung head height. Babalik ulit natin si Okum kasi nahulog siya. So in case, so far, tamo may helmet talagang matibay. So huwag yung sasabihin na kahit anong helmet na lang gamitin. So this is from Decathlon nga pala, if hindi nyo alam. So ngayon babagsak naman natin sa head height. Ganito naman. 1, 2, 3. Again, dents only. Mga dents lang dun sa helmet. Pero, scratches. Pero walang si... Ah! No! May nag-crack na dun. Ito sa my side. Ay, papakita ko na lang mamaya sa loob ng bahay kung ano yung crack na yon. Pero may crack siya dun sa side. Pero parang ito yung unang helmet na dun nasira sa head height. Sa head height na nasira, no? So usually, nasisira sa knee height pa lang. So isang haggis na lang. Ano, ilang haggis pa? Ay, yung ano, okay. Sa head na rin. Tignan natin kung masisira natin yung ano nito. Kasi merong, sa trail kasi may mga tumatalsik na una ulo eh.
yung parang martilyo, ay pako, pag nabagsak sa mali mo, di ba? 1, 2, 3. Ano kaya yan? Tumalon siya guys eh. Tignan natin yung loob. Kung sira. Hindi, wala siyang... Walang crack yung part na yun. Oh. Wala siyang crack guys. So isang hagis na lang, iahagis ko pataas. Sana hindi ma... Walang tama ang GoPro. So 1, 2, 3. Whee! Doon sa height na yun guys, nagka-damage siya sa loob pero hindi siya nag-disintegrate. Pag sinabing disintegrate yung nagkahiwa-hiwala, ayos pa rin siya. The helmet is still in one piece, may crack sa loob pero so far so good. So tignan natin sa loob kung bakit ayos nga ba tong or good nga bang helmet or hindi. Kasi kung titignan nyo, inaapakan ko siya pero buo. Balik tayo sa studio. And finally guys, we're back in the studio with tong helmet na to na Rock Rider. Pero so far, ito yung sa tingin ko ha, in my opinion, or nakita nyo naman yung previous durability test natin sa mga helmet, kung saan parang ito yung unang helmet na nagkaroon lang ng sira sa head height. Kasi usually mga previous test natin, papakita natin dito yung mga helmet na mga tinest natin na pagdating pa lang sa knee height, yung sa tuhod, eh nababasag na siya agad. Or parang, wala, sirang-sira na agad. Especially, ano bang helmet yun? I think it was the Arnox na kulay orange. And then yung Van Rysel na tig sa 700 pesos. Tama na, Migs? Yun yung sobrang lulutong. And then itong helmet na to, I'm actually surprised. For the price of 1,700 pesos, you get this kind of protection. Actually, yung even yung weight ng helmet has a good weight to it. Alam mo yung parang alam mong may tamang bigat siya as compared dun sa mga other helmet na mabilis masira. Kumbaga sa material choices, maganda siya. So nakita nyo naman guys kanina na tinest natin siya sa knee height. And kung makikita nyo guys, we're gonna show you some close-up shots na kung titignan nyo yung helmet, dun sa mga sides niya, may mga dent siya. Pero nung binagsak ko siya sa knee height, sa waist height, and even sa shoulder height, is hindi siya nagka-crack. And nag-crack lang siya nung binagsak ko na siya sa head. So kung titignan talaga is puro dent lang yung nangyari. And then, inihagis ko siya. Nilagay ko si Ben, nilagay ko yung buko. And then, inihagis ko siya. And then, ito ang pinabagsak natin. Itong, ano ba tawag dito? Yung bumbunan. O yung bumbunan. Kasi di ba meron yung iba pag nagbabike, pag nagpatak, italagang ganun na ganun sila. And this helmet, crack sa loob, pero hindi siya nag-disintegrate. Kasi meron tayong mga helmet na tinest sa unang bagsak, nag-disintegrate siya kasi talagang parang sobrang lutong, parang walang nag-hold man lang dun sa helmet na yung mga mumuraing helmet. Kasi guys, iba yung helmet ko rin, yung specialized, hindi pala, yung S-Works Evade ko, nag-crack siya, pero hindi siya nag-disintegrate. Kumbaga, nag-crack siya sa loob, mga crack sa loob, pero hindi siya yung nagkalasog-lasog. As compared dun sa ibang helmet na tinest natin, na parang ang sama na tunog pag umagsak, pag nakita nyo agad sa loob, is turog na. So, kung titignan natin yung ano niya, yung outside shell ni Rock Rider, is this is covered in this material na I think is the reason kung bakit ayos na ayos siya. And then, tignan nyo rin dito sa loob niya, yung nandito rin yung plastic na to na nagko-cover, na solid siya. Kasi kahit nagawin mo yung ano niya, sorry may nag-chat sa atin, kahit ganun mo siya, ang ano niya eh, it's really, hindi ko na lang siya guys pwedeng ipamigay, unfortunately, kasi nag-crack siya dun sa may bunbunan, tulad nga kanina, and then may crack niya sa side, pero very minimal crack, but then again, syempre din natin pwede i-compromise yung safety nyo, para lang, ano, pasabing binigay ko tong helmet na to. Pero if you guys want me to do a, ano, yung ganito, no? Actually guys, matibay tong helmet to, nakakalungkot na napasali siya sa, ano natin, durability test. But, para dun sa mga nakaganitong helmet or if you're planning to buy a helmet, you know, this helmet is, kayo naman nakakita, maganda yung naging resulta niya dun sa mga test, mga drops na ginawa natin. And then again, yung mga test naman natin is not super scientific, pero you be the judge kung yung mga helmet natin tinetest dito ay bibili nyo or hindi. Pero ito yung material na gamit niya is medyo mahirap siyang tuklapin.
ayun o, parang mas matigas siya dun sa mga typical hard plastic na sinasabi ko na bad. Matigas talaga siya. Ano siya? Makunat eh. Kita mo yun? Eh kasi di ba yung iba parang, teka baka masaksak pa. Di ba yung iba, pag ginaganito ko, pwede ko nang tuklapin ng kamay. Ayun. Ito, hindi ko matuklap ng kamay. And yung styro niya, parang well, parang ang dense-dense ng material. Hindi siya yung, tama, hindi siya yung malutong na malutong. Kaya nga eh, oh. Tama ha, oh. Di ba, oh? Pretty makunat. Hindi ko siya kaya sirain, guys. So, can I recommend this helmet? Yeah, you guys be the judge. Nakita niyo yung mga test na ginawa natin, di ba? So, basically, that's it, guys. Don't forget to like, comment, subscribe. Again, this Rock Rider helmet, kung may gamit kayong gantong helmet, I think, ah, this is a good investment for 1,700 pesos. You can get this sa Decathlon. And mind you guys, I'm not sponsored by Decathlon kasi ako bumili nito. Lahat ng helmet na sinisira natin, ako ang bumibili. And I'll see you guys on the next.